po patatagalin. So, introduce ko na po yung ating unang speaker. So, yan. So, una po nating speaker is Science Research Specialist 2 from the Standards Development Division of BAFS. So, she has a 3 years of experience on the development of standards related to fisheries and also a registered fisheries technologies. So, without further ado, let's hear it po from our very own Miss Camille Baraquiel. So, Miss Camille, nandiyan ka na po ba? Nandiyan na po ba siya? Hello, Camille. So, narinig niyo ako? Yes, po daw. Oh, kasi parang nawala si Camille, so not sure kung nasaan siya. Pero nawala siya dito sa studio. So, before siguro tayo mag-proceed, let's remind them once again ng ating rationale. And, yung mechanics natin, especially dun sa ating certificate. Kasi, let's remind them of indicating right email addresses or indicating the names. Kasi a lot of our experiences during the past, past seminar, meron po tayong problema nun sa email addresses. So, dun sa reminders nyo naman po, I think it has been provided to you na kindly check po your email addresses no, when you're doing the registration or providing the feedback or filling out the feedback form for us. Ang common mistakes po ay yung instead na gmail.com, .con yung nakalagay, meaning C-O-N yung nasa C-O-N yung nasa huli. So, hindi po kayo makaka-receive ng automated na response doon. Tapos yung iba po, Gmail or yung Gmail instead na M naging N. So, the same thing, hindi din po siya makaka-receive ng email. Tapos yung iba po, siguro puno na po yung inboxes nyo kasi nagbabounce back po yung ating email to you. Kasi po, yun nga po, baka puno na po yung ating inbox. And yung iba po, yung Yahoo, kulang ng O. So, bago po siguro ninyo isubmit yung ating feedback forms or evaluation forms, kindly check po yung ating entry. Kasi po, nag-notify din po sa amin kapag nagbabounce. Ibig sabihin po, mali po yung entry natin ng email addresses. Well, we would just like to specify this kasi po, yung mga past experiences namin, ito po yung na-encounter namin. So far, we have 133 viewers, live viewers for today. And hopefully, Camille will be able to join us kasi the first topic is on Philippine National Standards. Nandiyan na ba siya? Wala pa? So, may question lang dito, Doc, na kung magbibigay tayo ng e-certificate po from Sir Ferds. Ito po ba? Yes po, Doc. Ayan. So, yes po, magbibigay po tayo ng e-certificate after this seminar upon evaluation po. So, magpo-provide po kami ng link for the evaluation. And then, kindly, complete na lang po the evaluation. And then, yun nga po, as reminder ni Doc Alpha kanina, kindly check every details po, especially your name and your yung email address po, yung mga magre-reflect po sa ating certificate. Ayun po. Okay.
Tapos may nagtatanong po for the registration, si ano din po ata to, si Sir Ferds din ata. So siguro if i-forward na lang po natin kay Sir Ferds yung ating link for registration. Ah, sige po. And hopefully Camille will join us anytime soon. So while waiting po, if you have other friends na tingin nyo po interested or wala naman pong ginagawa as of the moment, maybe you can send the link po for our live webinar for today so that sila din po, malaman din po nila yung ating mga ma-i-share this morning. So we have three topics po on good aquaculture practices. So una yung ating pong standards, which will be presented by Miss Camille. And then the second one would be the registration po ng good aquaculture practices. So a colleague from BAFS po will be presenting the topic. And then the third one is on the National Residue Control Program po. I think Camille is already around. Hello, Camille. Hello po, no. Yeah. Sorry po. And po, so good morning po. Pasensya na po kayo. Good morning, Camille. Kayo. Medyo naglag po kasi yung laptop, so I need to restart po. So, let's proceed na po with the presentation. So, tanong ko lang po, as of now, ilan na po yung participants po natin? Ang naka-live natin as of the moment ay 138 participants. So, good morning po sa 138 participants po. And alam ko po ay more than 200 po yung nag-register po. So, eto, so welcome po sa new normal. So ganto muna tayo. Online po muna. So I'll be presenting po yung Philippine National Standards 135 series of 2014 or yung Philippine National Standards po on the Code of Good Aquaculture Practices po. So bale po ito po ay general standard po ano. So sa mga nakakaalam po, meron po tayong commodity specific standards po for milkfish and tilapia, seaweeds, oysters and mussels, and shrimps and prawns po. Pero since mahaba po siya, hindi po natin siya kayang isa-isahin po for today, yung general standard na lang po ang ipe-present ko. And since ano naman po siya, cut across among species naman po. So applicable naman po siya sa lahat. So next po, next slide po. And po, so before we proceed po dun sa content po ng standard, let me introduce first po yung mga technical working group po na nag-work po for the development of this standard. So ang chair po natin is si Doc Semi and co-chair po is si Doc Sonia. So alam ko po ay later po ay sila po ang speakers din po natin sa mga susunod pa pong topics. So from BAFS National Fisheries Laboratory Division po sila. And yung mga members po ng TWG ay from BAFS din po and some po ay from BAFS Regional Fisheries Office po. So ang advisors po ng TWG is ang BAFS Director and BAFS Director and ang Project Manager po ay from BAFS din po. So next po. So, what is GAQP? So, sabi po dito, ang GAQP daw po ay set of practices that aim to prevent or minimize the risk associated with aquaculture. So, dito po sa standard na to, magsa-start po tayo sa pond preparation up to transport po. And then, this standard covers po yung aquaculture productions,
like mariculture, brackish water culture, and freshwater culture. So this also applies to aquaculture farms like hatcheries, nurseries, fish cages, fish ponds, and seaweed and mollusk farms po. Next slide po. Ayan, so ano daw po yung purpose ng ating GAQP? So first po, to ensure po yung safe consumption of fish and fishery products, kaya po tayo merong GAQP. Next po is to ensure din po na yung mga cultured aquatic animals po are well taken care of. And then third po is to ensure din po na yung mga practices natin inside the farm ay hindi po makakapagbigay or wala pong harmful effects po sa environment. And fourth po, same with number two, so hindi lang po yung animal health and welfare po ang tinitingnan natin, pati po yung welfare ng ating mga workers sa loob ng farm ay isinasaalang-alang din po natin. Ayun po. So next po. So ito po yung mga minimum requirements po sa standard. So mamaya po iisa-isahin po natin yung mga requirements po natin. So meron po tayong 12 minimum requirements po. Okay. So next po. Ayan po. Let's start po sa site selection and design. So as per the standard po, aquaculture farm should be in environmentally suitable area where risk to food safety from chemical, biological, and physical hazards from air, soil, and water are minimized. So, ang big po ano na sinabi po sa standard na environmentally suitable. So, maaari po magtatanong kayo, ano po ba yung environmentally suitable area? So, ito po, when we say suitable area po, these are the area or sites that were identified po by the DANR, by the LGUs, and BFAR po. Ang alam ko po ay nakasama din po ito sa CLUP, yung Comprehensive Land Use Plan po. So meron po sila doon ng mga zoning. So kinakategorize din po nila doon kung ano po yung area na possible po na tayuan po ng aquaculture area. And then po, as additional po, yung mga sensitive areas po, like yung mga swamps, mangrove forest po, ay hindi po siya suitable for aquaculture as per the standard po. And lalong-lalo na po yung mga may mataas na risk po for pollution. So hindi po, so kung alam po natin na hindi po siya makakabigay ng magandang kalagayan po sa ating mga cultured species, ay wag na po natin siyang ituloy na maglagay po tayo ng aquaculture farm sa area po na yun. So next po is yung, balik po. Sorry. So next po na provision under site selection and design, aquaculture farm should be used for aquaculture purposes only. So kung mapapansin nyo, kung nakapunta na po kayo sa mga aquaculture farms, so makikita po natin na meron po mga culture areas na may mga palakad-lakad po ng mga livestock, poultry, may mga manok po, may mga baka. So hindi po siya recommended na may livestock production po sa area. So although pwede pong magkaroon ng livestock production, pero kailangan po ay may distinct areas po sila dun sa loob ng farm. So hindi po sila pwedeng maghalo. Ayan po. Next po. And so another po for site selection and design, as per the standard po, farm design and layout should prevent cross-contamination. So another po, vague din po dito na sinabi na ang farm design and layout daw po ay should prevent cross-contamination. So naglagay na lang din po ako ng mga examples kung paano po natin mape-prevent yung cross-contamination po sa farm area. So here are some examples po ng control measures na kailangan po natin gawin sa area. So una po na example ay yung installation po ng mga warning signs. So these are for the visitors and for the workers also. So para alam din po nila kung ano yung mga dapat or hindi dapat gawin sa loob ng area na makaka-pose ng risk sa
mga sa workers, sa environment, and sa cultured species po. And another po is the is biosecurity protocol. So minimum requirement po ito na meron po dapat tayong foot bath, tire bath, and tire spray po to prevent po yung cross contamination. Next po. Ayan, so next clause po sa standard ay yung facilities and sanitation. So, ayan po, sinasabi lang po dito na kailangan po natin panatilihing malinis po yung buong area, including po yung mga equipments na ginagamit po natin sa farm. So, dito po, naglagay din po ako ng example, yung picture po na to, yung waste containers po ay elevated. So, magandang practice po siya sa loob ng farm para po mapanatiling malinis and hindi din po siya magkaroon ng spillage po na makaka-apekto sa workers and sa environment. Lalong-lalo na po sa mga kinukulture po natin mga animals. And then another good example po is yung picture number 2 po, yung fuel storage is physically separated from the culture area. So ayun po. Next po. And so another clause po under farm management is the pond preparation po. So as per the standard po, pond preparation practices should minimize risk for cross-contamination. So again po, cross-contamination po siya. One example po na nilagay ko ay yung disposal po ng sludge. So yung mga sludge po ay hindi po dapat natin dinadump lang po along the dike. So na makaka-contaminate po dun sa culture pond. So, nagtingin-tingin po ako sa mga researches and mga articles, mas better po na sa composting area po natin siya i-dump. So, ayun. Next po. And so, underwater management po. So, sinama ko na din po dito yung water use. So, as per the standard, farm input water should be far from all pollution sources and sufficient and suitable throughout the year. So, alam naman po natin na ang water po ay very crucial po sa aquaculture since ito po yung tinatawag po natin na medium of life po ng mga aquatic species. So, let us all remember po to monitor the basic water quality parameters po at least once a week. So, ayan po yung recommended po sa standard na monitoring po ng basic water quality parameters at least one a week. Ayan po. So, next po. Ayan po. So, under farm management po ulit, yung personal hygiene, ang sinasabi po sa standard na dapat daw po ay annually daw po nagka-conduct ng medical examination yung mga workers. Ayan, sinabi din po sa standard na yung mga workers daw po na may mga health conditions ay hindi po pwedeng mag-work. And then po, yung mga workers ay kailangan po may sinusuot po silang suitable and clean clothing po to minimize possible introduction or transmission of pathogens and contaminants po doon sa farm. Next. Ayan. So, sa feeds and feeding naman po, as per the standard po, yung mga feeds daw po should be sourced out from companies daw po that are registered with Bureau of Animal Industry, and yung mga additives, premixes, and feeding stuff should be coming from the companies registered with Food and Drug Administration. And yung mga companies na daw po na to ay kailangan po ay monitored po siya ng DFAR. So, ayun po. So, I think po makikita po natin yung list of registered companies po sa mga websites po ng BAE and ng FDA. And di ko lang din po sure kung meron po sa DFAR. So, next po. Ayun po. So, under feeds and feeding din po ulit, sabi po sa standard, feed should be stored in a cool and dry place. And kailangan daw po ay i-follow po natin yung first in, first out principle. And then kailangan po ay properly labeled po yung ating mga feeds. So, dapat po ay naka-indicate po yung proximate analysis, storage requirements, production date, yung expiration date, and other necessary requirements po na makaka-maintain
sa good sa quality ng feeds. So ayun po. Next po. And so when kapag po may mga mortalities, these are the things to be remembered po. So first po, let us provide and so let us provide procedures po for disposal of dead stocks. So bago pa man po siya mangyari, dapat po ay established na po sa farm yung procedures po for disposal of dead stocks. Hindi po yung kung kailan po may mass mortality na saka po tayo magpapanik kung saan po natin siya i-dispose. And next po, all mortalities are to be recorded, including number of dead fish and cause of death for traceability purposes po ito. And next po, in cases of mortalities, ayan, since under the purview of BFAR po ito, the farm po must contact the fish health officer po ng BFAR. And next po, dapat po si farm ay may space allocation po for disposal of dead animals. So, yun po yung kanina din na sinabi ko. And then, disposal of large-scale mortality should be in accordance with local regulations. Ayan po, next. Ayan po. So, to prevent po yung spread ng diseases, fingerling should be sourced out from before accredited hatcheries, while wild-caught fry are to be quarantined, tested in the laboratory, and treated prior to stocking. So, sa website po ng BFAR, alam ko kung meron po sila doon na list of accredited hatcheries. So, i-visit nyo na lang din po yun kapag naghahanap po kayo ng mapapagpunan po ng mga fingerlings. And then, traceability records po should be completed and maintained. And in cases po of diseases, BFAR should be notified po. So, ang competent authority po natin for fish and fishery products po ay BFAR. Next. Ayan, for drugs and chemical use, ang alam ko po ay mamaya ay i-elaborate pa po siya ni Doc Sonia. So, as per the standard lang din po, yung veterinary drugs, medicated feeds, chemicals, and biological substances na gagamitin po natin sa farm ay kailangan authorized and permitted by the national legislation. So, hindi po natin siya pwedeng basta na lang po gamitin na hindi po natin alam kung permitted po ba siyang gamitin or authorized po siya. And then next po, let us also follow po yung storage instruction po nung mga substances po na to. So hindi po natin siyang pwedeng ipaghalo-halo sa isang storage po. Ayan, next po. And for harvesting and transport po. So alam po natin na ang temperature po ay very important factor po in maintaining the quality of fish. So let us ensure po na na-maintain po natin yung 0 degree Celsius or yung chilling temperature po ng fish all throughout po the transport. So ayun po. So kailangan din po, sabi po sa standard na ang gagamitin daw po natin na ice for icing ay from potable water po. So, pwede po siyang inumin. Malinis po. Ayan. So, next po. Ayan. So, under the provision po of animal welfare for survival daw po, farm should be able to demonstrate acceptable survival rate during culture period. For handling and fasting, it is recommended po in the standard that during fasting, it should be at a maximum of 24 hours only. So, hindi po natin dapat na pina-fast yung mga isda na more than 24 hours na. So, sa stunning naman po, proper stunning should be done prior to bleeding. Ayan po. Next po. Ayan, so these are the provisions po under the labor and community. So, may mga provisions po tayo for child labor, wages and working hours, protective gear, first aid, living conditions for employees, training on health and safety, and discrimination and unequal treatment of employees. So, these
provisions po should conform po or should be in accordance po with the labor code of the Philippines. So, ayun po. Next po. Ayun po. So, I think last slide na po ito. So, for copies of Philippine National Standards po, visit the BAFS website at www.bafs.ga.gov.ph. So, nandun po yung complete document po ng GAqP and other standards po for crops, livestock, and for upmeg and fisheries po. Next. Ayan po. So, questions po. Ayan. Thank you, Camille, for the presentation on the Philippine National Standards on Good Aquaculture Practices. So, we will now entertain your questions po. Kindly input all your questions dito po sa ating comment box. So far, meron po tayong isang question from Ma'am Benny Carbonista Olaybar. So, is it suitable po ba to put up cages in the sea or bay? As per the standard po, suitable po ang C and B na maglagay po tayo ng mga cages as long as po na hindi po natin maapektuhan yung navigation area and then malinis po ang area. So, dapat wala po siyang pollution. And prior din po sa putting up ng cages, i-test po natin yung water. If suitable po siya dun sa eco-culture na species. Ayun. So, medyo connected din po yung tanong ni Sir Carl dyan sa Romines. So, do you have a program where your agency will conduct on-site screening of farms? Also, can you have a program where farmers can test their aquaculture sites for free? Ito po. Siguro po sa BFAR, under the purview of BFAR na po ito. So, hindi po siya under po ng BAPS. So, yes, mamaya po, itanong na din po natin kila Doc Semi. Yes, I believe po mamaya kasunod nito, i-raise na lang po natin ulit. So, siguro po si Ma'am Semi po yung makakasagot ng question nyo, Sir Carl John. So, thank you po. My questions. Any other questions po? Parang okay naman, Camille, na gets nila ang presentation. Ayun, isa pa ulit. So, Sir Jack. So, ayun po. Information lang din. He should comply with citing and design requirements of GAqP. So, ayun, mamaya po, i-discuss din po siya ni Doc Semi, ang alam ko po, ay yung mga specifics na nire-require po nila for registration ng mga farms. So, yes. May mga questions pa po about standards. Siguro pa po wala na tayong questions. Ito po, meron pala from Sir Dennis. Sir Dennis. Ayan. So, the definition of stunning daw po. Actually po, sinerge ko din po ito kasi ang big po sa standard na sinabing proper stunning daw po. So, based po dun sa mga researches po, ang proper stunning daw po ay yung percussive stunning. So, ayan po yung, tama po ba yung pinupukpok po yung ulo? Ayan. So, dapat po, unconscious po talaga agad yung isda. So, hindi po siya dapat makaka-feel ng matagal na pain. So, ayun po yung humane na stunning. So, may question pa po. Yan. So, wala na po bang ibang questions? So, kanina po nagbigay si Ms. Camille ng link nung mga PNS na pwede po nila ma-download dun sa site ng BAFS. So, tama po ba? Di ba po ito ay free? Ayan. Opo. Free po siya na po. Free po. Kasi usually yung mga tinatanong din nila kung free daw po ba yung mga PNS. So, yun. Free naman po siya. So, punta lang po kayo sa website ng BAFS.
nandun na po yung lahat ng approved standards. Yeah, so www.bafs.da.gov.ph. So any questions pa po? Kung wala na po, siguro we'll move along na po with our second speaker. Pero kung may maalala po kayong question, again, just use the comment box po and then we'll entertain it na lang po siguro after our second speaker po. So, for thank you po sa mga participants. Thank you po, Camille. Ay, meron pa po isang... May humabol po. As of now po, ay wala pong standards for ice. So, ayun. So, yung tanong po ni Sir Jansen ay, do we have a standard pricing for ice? Or ice blocks so we could regulate also the price of fish caught? Since I observed that there's an abrupt increase. Yung pricing po is not under the standards po. So, hindi po tayo naglalagay ng mga money matters sa standards. And then, another question po from Sir Don Traje. Ano yung specific issue sa pagandak ng aquaculture sa mangrove? Okay po. So, sa mangrove po kasi may mga nagtatrive din po doon ng mga species. So, maaari pong maapektuhan din po yung biodiversity po sa mangrove area. Ayun po. Meron pa po. So last na po ba? Wala na po bang habol na mga questions from the FB comment section? So kung wala na po, siguro po mag-thank you na po kami. Camille, thank you. Thank you din po. Thank you sa pag-invite. Ano, bigay ng time. Ayan. So as announced po kanina, magkakaroon po tayo ng short Mentimeter exercise ulit. So, we would like to call on Brooke po. So, hopefully nakinig po tayo. So, meron po tayong very, very short quiz lang para mabuhay po ang ating competitive spirit. So, Brooke? Hello, good morning po. Before we proceed po to our second topic, let's have a short refresher po sa GAQP standard presented by Ms. Camille. This short quiz consists of three questions with 60 seconds each po. The faster you answer, the more points you gain po. So once again po, go to menti.com and input the code 6879. And click submit. So once again po, go to menti.com and then input the code 68709 and then click submit or yung heart po na nakikita niyo. Before joining the quiz po, kindly edit your name with the following format of full name dash the name of organization you belong to or the sector. For example, Brooke Flores dash DA BAPS. Are you ready? I will be waiting for players. As of now, we have 45 players coming in. 50, I'll proceed po if we reach 60. Okay po.
Yan, 5 more to go. So hopefully po meron tayong... Kindly tune in po sa inyong mga phone or devices for the first question. What does GAqP stand for? Is it A, good animal quality procedures, B, good aquaponics practices, or C, good aquaculture practices? Thirty seconds to go. Kaya pa pong umabot. Ten, eight, seven, six, five, four, three. Time's up. The correct answer is C, good aquaculture practices. So out of 81 participants, 77 got it correct. GAqP stands for good aquaculture practices. So let's see kung sino po ang ating nasa leaderboard. It's Boaty McBoatface. I don't know sino po si Mr. or Miss, followed by Princess Olan of DAFDC and KMLM. Ayan, very attentive po ang ating participants. So, congrats po. Tama ang sagot. So, for our second question, which of the following statement is false in feeds and feeding section? A, feeds should be stored in damp and wet area. B, feed usage should follow the FIFO principle or first in, first out. C, feeds should be properly labeled. Which of the following statement is false in feeds and feeding section? So, nasa second question na po tayo. So, if ever po na wala kayong available na second screen, you can comment po. Very competitive po tayo, no? So, you can comment the answer po. Siguro sa ating comment box in case hindi po tayo makapasok sa Mentimeter. Time's up. The answer is A, feeds should be stored in damp and wet area. It should be, feeds should be stored in cool and dry area. So out of 85 who answered, 67 got it correct. Let's see, sino na ang ating leaderboard? Ang muna. Nangunguna po si Miss Leona. Not specified which sector she belongs to. Followed by Miss Fatima Esguera and Mr. Richard of Philkema. Hello po. For our third question po, next. Last question na nga ba ito, bro? Yes po, under animal welfare handling and fasting, what is the maximum number of hours for fasting ng mga fishes? A, 36 hours, B, 24 hours, or C, 48 hours?
Yes, I believe hinighlight po yan ni Miss Camille kanina dun sa presentation niya. So sana po natandaan natin. We have 15 seconds to go. Last 3 seconds. Time's up. The answer is 24 hours. So out of 80, 62 participants got it correct. So tingnan po natin kung sino po ang fastest and highest score po. Mga nakikinigs kanina. Congratulations, Miss Yona. Got top, the highest score. Siguro po si Ma'am Yona can comment on the chat box, her full name and yung office po para po ma-recognize natin. Congratulations, Ma'am, and keep it up po. Meron pa po tayong other quizzes mamaya. So, pwedeng-pwede po pong humabol yung ibang participants natin. Thank you po. Okay, so hopefully po nag-enjoy po tayo sa ating very short quiz and refresh din po ng content. At natandaan po natin kung ano po yung na-share ni Ms. Camille sa atin regarding the Philippine National Standards. So wag po kayong mag-alala, mamaya meron pa po tayong dalawang chance para bumawi at maklaim po yung leaderboard. So ayan, so proceed na po tayo sa ating